Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. This video is dedicated for my core team sa Essensa Natural, sa MVP. Since hindi ko po kayo mahagilap, yung iba po sa inyo, hindi ko mahagilap, hindi po nagpaparamdam sa akin, so probably you're busy on something else, no? So gumawa na lang ako ng video para po maiparamdam sa inyo kung ano ba yung gusto kong sabihin, para maipakita ko po ano po ba yung plano ko, no, sa ating negosyo, no? So ang nangyayari po sa atin ngayon sa Essensa Natural, tayo po ay magkakaroon na naman ng isang transition. Okay, transition. So wag po kayong mabahala sa word na transition, no? Ibig sabihin ng transition, meron lang idadagdag, no? Idadagdag. So dahil po sa sitwasyon ng ating bansa regarding po sa coronavirus, naantala po ang ating operasyon sa Essensa Natural, yung ating physical product, yung distribution ng products, naantala dahil nga sa coronavirus, no? So ngayon po ay April 12. Hindi pa natin sigurado kung ano ba talaga ang magiging sitwasyon na atin regarding sa lockdown na to. Posibleng matapos na to sa April 30 or posibleng ma-extend pa. Pero magandahan, ang company po natin ay open po at lagi po silang nag-i-innovate sa in every situation. Ibig sabihin, patuloy po tayo nag-iisip ng solusyon. Sa tuwing magkakaroon po tayo ng problema, patuloy po tayo nagdadagdag ng mga bagong mga opportunity para po sa business natin. Okay? Okay, so ito po yung tinatawag ko na opportunity. No? Gusto ko pong tingnan nyo po ang konsepto, ano ba ang mindset ko sa negosyo, no? In every business, in every journey, if you want to start a business and if you want to start a journey sa pagnenegosyo, nagsisimula po yan sa mindset. Sa mindset, di ba? Kasi, lagi kong sinasabi sa grupo ko, baliwala lahat ng gagawin mo kapag mali ang utak mo. Di ba? So, magsisimula yan sa mindset. So, isipin nyo na lang, paano ba magsimula ulit sa isang negosyo? Paano ba mag-start ng isang negosyo? Diba? Paano ba pumasok ulit sa opportunity? Diba? So may bagong opportunity ngayon. Paano mo isiset yung utak mo para magkaroon ka ng correct mindset at magkaroon ka ng tamang execution sa negosyo. Okay? So in every opportunity, you must first get the idea. Idea o yung konsepto. Ano ba yung konsepto ng pinasok mong negosyo? O ano ba yung konsepto ng bagong opportunity na pinasok mo? Di ba? Kailangan mong ma-analyze kung ano ba yung konsepto. Konsepto, hindi lang basta konsepto, kung ano ba yung business as a whole, di ba? Pumasok ka sa isang negosyo. Is it a tangible business or a digital business? So, ito po, i-reveal ko na sa inyo yung opportunity. No? Ang opportunity po is magkakaroon po ng digital product ang Essensa Natural. Digital product ang Essensa Natural. Ibig sabihin, ano ba ang digital product? Ibig sabihin ng digital product po, ito po ay isang produkto na hindi po physical. Ibig sabihin, sa internet lang po siya, no? So, ito pong digital product na to, ginawa po ito ng Essensa para po magkaroon tayo ng operation kahit po naka-lockdown tayo, kahit po nasa bahay lang tayo, di ba? Ibig sabihin, this requires no logistics, this requires no shipping, this requires no costing sa goods. So, pwede mo siyang i-deliver all over the world nang walang kailangan na physical handling. Okay? So, yun yung idea. No, if you recognize the world of digital marketing or online marketing, napakalaking negosyo po niyan. Okay? So, pag may pinasok kang negosyo, ano ba yung mga unang gagawin mo para makapag-start ka ng tama? No? Unang gagawin po natin dyan is we should start our research. Research dun sa bago nating pinasok.
Tama? So, kailangan mo mag-research. Kasi hindi pwedeng kung ano lang yung nalaman mo ngayon, doon ka lang magbabase. Diba, kailangan mo magkaroon ng intensive research. Ito ang lagi kong sinasabi pa ulit-ulit sa lahat po ng mga members ko. It all starts with this. It all starts with the research. Number one talaga yan. Kailangan mo mag-research. Okay? Number two, kailangan mong ma-assess yung tinatawag nating resources mo. Ano ba yung mga resources mo? Diba? Kamusta ka ba regarding sa budget mo? Kamusta ka ba regarding sa lifestyle mo? Kamusta ba ang iyong pamumuhay? Diba? Kailangan mo ma-assess yung inyong mga resources. Also, kailangan mo rin ma-assess din ano ba yung mga physical resources mo. Physical resources, ibig sabihin, meron ka bang computer? Meron ka bang laptop? Meron ka bang camera? Meron ka bang bahay? Meron ka bang ano ba yung mga advantage mo na pwede mong magamit sa pagsisimula mo ulit ng negosyong ito? Okay. So pag na-assess mo na 'yan, mamaya magkakaroon po tayo ng part 2 nito, which is nasa laptop ako para mapakita ko sa inyo paano din i-execute 'to, no? So with this 3, ang tawag dito is preparation. Prep stage, no? Preparation stage, no? Ito yung preparation stage natin. So, ikaw bahala mag-decide dyan gano'ng katagal ba ang preparation stage mo. Pwede kang maglaan dyan ng 3 araw, laan ka ng 1 linggo. Depende kung gano'ng mo kailangan talagang magsimula. Diba? Ako kasi, ang laging mindset ko lagi, parang lagi kong gutom. Kailangan kong matapos to within this day or within 3 days. Kung hindi, mamamatay ako sa gutom. Ganun ako mag-isip, no? So, minsan, nagagawa ko lahat ng ito dahil medyo nasanay naman na ako, nagagawa ko lahat yan in one day, no? So, with this preparation stage, you will come up with the marketing material. Marketing material, no? Dahil nag-research ka na, di ba? Na-assess mo yung mga resources mo, pati physical resources mo, you need to come up with a marketing material. No, ano ba yung marketing material mo? Ito yung magiging tools mo para ma-execute mo yung negosyo. Ano ba yung mga marketing material na pwede magawa? Pwede kang gumawa ng mga video. Video, tapos gagawa ka ng website. Tapos, ano yung plano mo sa ads? Okay? Sa ads. Okay. Ano yung, ito yung kailangan ma-produce sa ni-research mo, sa mga resources mo, sa mga physical advantage mo. Marketing material. No? Sa video, kailangan mong gumawa ng 3 klase. Gagawa ka ng video to recruit people. Video to recruit people. Then, gagawa ka ng video creatives to sell the product, no? Then, gagawa ka ng video to network. Ito yung sustain the network. Ito yung mga importante magawa mong video, no? So, gagawa ka ng direct response video mo para makapag-recruit. Gagawa ka ng video para makapagbenta ng produkto. At gagawa ka ng mga training to sustain your network. Okay? Tapos, syempre, yung website natin, ito yung pagbebentahan natin ng produkto. No? Later on, explain ko sa inyo ano yan. And then, yung ads, ito naman yung ating gagawing marketing strategy para po makapag-market tayo kasi ito po uso ngayon. Okay? Kapag nagawa mo na yung 3 na yan, papasok tayo ngayon sa execution. So, ito na. Execution na. Diyan natin makikita. Dito yung magkakaalaman. Dito na tayo makakuha ng resulta. So, we can, dito tayo makakuha ng mga benta. Dito tayo makakuha ng mga bagong downlines. Dito tayo makakuha ng bagong grupo. No? Tapos, habang nag-ooperate tayo,
Siyempre, ano yung resulta mo dito? Ano yung resulta mo dito? Habang nag-ooperate tayo, dito mo malalaman kung talagang effective ba yung ginagawa mo. And then, kapag habang ginagawa mo siya, kung mabilis ba o mabagal, ang pinaka-last stage dyan is scaling na. Scale mo lang yung diskarte mo. Okay? So, if it's not working over here, it's not working, go back ka ulit dito. Gawa ka ulit ng bagong ganito, bagong ganito, bagong ganito. Okay? So, ganito ako mag-planning, guys. Ganito ako kumausap ng leader kapag nagsisimula ulit ako. Prangkahan na lang po. For example, lumipat ako ng company, anong magiging action plan ko? Ito po ang aking action plan. Ito po ang aking blueprint sa pagtatayo po ng network, sa pagpapasabog po ulit ng bagong opportunity. Okay? So yun po ang gusto kong iparating sa inyo ngayon, na sana maintindihan niyo po yung gusto kong sabihin sa bawat core leader ko, na sana asamahan niyo ulit po ako sa pagtayo ulit ng bagong opportunity gamit ng Essensya Natural. Okay? So, kakausapin ko kayo ng ano. Kausapin ko kayo ng masinsina. Okay? Guys, ganito kasi yun. No? Tuwing may opportunity na bago ang Essensya Natural, nagtataka lang po ako bakit ako lang lagi yung gigil na gigil. Diba? Ako lang lagi yung excited na excited. Ako lang lagi yung talagang parang nagiging nag-innovate, ako yung naglalatag lagi sa lahat, di ba? So this time gusto ko naman sana makasama kayo sa pag-innovate, sa pag-research nitong bagong opportunity nito. Gusto ko sabay-sabay tayong manggigil. Kasi itong negosyong papasukin natin na bago, na digital, hindi po ito yung essence ko. May bago tayo, explain ko mamaya sa laptop, no? Gusto ko po kayo makasama ulit at magkaroon po tayo ng malupit na plano para mapasabog po itong bagong opportunity ng Essensya Natural, no? So sana makipag-coordinate kayo sa akin at mag-usap tayo at tayo po ay magplano, dahil kailangan natin gawin to. Dahil nangyayari sa bansa natin, sa ating sakuna, yung coronavirus na yan, hindi mo alam kung anong katapusan nito, ano ang magiging endpoint nito, hanggang kailan ba to, di ba? Yes, this too will pass. Pero we need to prepare our field. We need to prepare. Hindi lang yung nakatambay lang tayo, no? So, mag-usap po tayo. Panoorin niyo po yung part 2. Ito po yung papakita ko sa inyo yung bagong produkto ng Essensya Natural. Dapat maging excited kayo doon. At dapat sabay-sabay tayong maniwala sa direction po ng Essensya Natural. So, yun lang po. Let's watch the part 2.